everyone, welcome back to my channel. So for today's video, ipapakita ko sa inyo yung naging resulta ng paggamit ko sa Perfect Skin All Natural Rejuvenating Set. So yan guys, sabihin ko din sa inyo kung may bad experience ako about sa produkto na to, or maganda ba siya sa mukha ko, or maganda ba yung naging resulta niya. So yan guys, without a further ado, magsimula na tayo guys. Okay, so yan guys. Hindi ko na patagalin agad. Sabihin ko na agad yung naging resulta niya sa mukha ko. And so, kaliligo ko lang. So, and ito. So, basa pa yung mukha natin. Hindi pa tayo naglalagay ng kahit anong produkto. So, yung naging resulta ko sa paggamit ko ng Perfect Skin Rejuvenating Set. Yan. As you can see there, may redness sa mukha ko. And pimples ko yan guys, which is nag-dry up siya nung ginamitan ko ng Perfect Skin. Pero ayan, ewan ko kung nag-red siya ulit. Yung insights ko dito guys is grabe, parang nung gumamit ako ng yung Fair Skin, yung previous na product, which is ano, sister company lang siguro nito, or ewan ko, hindi ko alam. Gumamit ako nun, tapos 300 pesos siya. Sabi ko, oh, sige, siguro mahal talaga yung mga rejuve set or yung mga rejuvenating set. Siguro mahal talaga. Kaya bumili ako nun sa kapatid ko kasi may online shop nga siya. Huwag kayong maglala kasi i-leave ko sa description box yung online shop ng kapatid ko para sa ito, sa Perfect Skin natin. So ayan guys, yung gumamit ako ng Fair Skin, maganda naman yung naging resulta niya sa akin. Kaso nga lang, hindi ko siya ma-maintain kasi nga, especially ACQ, tapos wala, no work, no pay tayo. So hindi ako makabili kasi nga wala tayong sahod. Tapos baguhan pa lang tayo sa YouTube, wala pa tayong natagap na sahod. Ayan, so dapat tipid-tipid din, diba? So na once naubos na yung Fair Skin ko guys, ano talaga, na-stop talaga ako na ilang month. Kaya hindi continuous yung paggamit ko. Kaya sabi ko, siguro maghanap na ako ng iba. Nakita ko siya, sinubukan ko siya. At first, natatakot akong gamitin siya kasi nga nakagamit na tayo ng ibang rejuve set. So natatakot ako kasi sabi dito, ano eh, may sinabi dito na part na hindi siya pwedeng, ano, yung hindi siya pwedeng palitan ba or ano ba yun. So kapag perfect skin lang talaga. So yun, natatakot ako kasi nga nakagamit ako ng Fair Skin. So yan guys, sabi ng kapatid ko, subukan mo lang. So sabi ko, sige, subukan ko lang kasi nagandahan nga ako sa soap nila kasi nga nag-glass skin yung mukha ko after ko siyang ginamit. Yung sabon pa lang, wala pa yung toner, wala pa yung cream. So yan guys, nagustuhan ko talaga siya. Ginamit ko siya, tapos ngayon, 2 weeks ko na siyang nagamit. So ito naman yung naging resulta ng mukha natin. Yan nga yung nagustuhan ko sa rejuvenating set kasi hindi napipil yung mukha natin. Tapos, nag-glassy skin. Guys, by the way, yung Fair Skin is, ano yun, tapang kasi yung Fair Skin eh. So, nag-peel off yung mukha natin. Sa, ano kayo, sa case ko, yung ginamit ko itong Perfect Skin Rejuvenating Set, hindi siya napipil off. Yung sinerch ko siya sa YouTube or sa Facebook, may mga nasabi na nagpi-peel off sila, pero ako guys, hindi ako nagpi-peel off, which is okay lang naman sa akin na mag-peel off, okay lang din sa akin na hindi inom. Kapag nagiinuman sila, parang namumula, pero ako guys, hindi talaga, napaka-pain ng mukha ko talaga, as in. Kaya gusto kong kumamit ng rejuve set. So yan guys, may nagtatanong sa akin sa previous YouTube ko, hindi ko alam, nalimutan ko yung pangalan niya, na she's 15 years old, tapos tatakot siya, or nag-ask siya sa akin na pwede na ba siyang gumamit ng rejuvenating set. So sabi ko sa kanya, okay lang naman siguro i-try, pero kapag may symptoms na kapag nangangati na yung mukha niya, or kapag pangit yung resulta ng paggamit niya, so siguro stop na lang, kasi nga, medyo bata pa, di ba, 15 years old, baby face pa yan. So, kapag nasobrahan na paggamit ko ng soap, kapag ano lang kasi, parang 1 minute, ano na, parang humahapli na siya. Tapos after that, mirinse ko naman agad. So kapag mirinse mo naman agad, okay na naman. Tapos, hapli din siya kapag after mo maligo, tapos mag-apply ka agad ng toner. Ayan, kapag damihan mo ng apply ng toner, magiging hapli siya. Pero huwag kayong mag-alala guys, kasi nga, hindi siya nakakaano kapag ma-hapli siya, hindi siya nakakasunog ng mukha. Ano lang guys, parang party lang talaga yun sa mga rejuvenating set. Ayan. So, ito ka pala yung Perfect Skin. Hindi siya masyadong matapang. Mas matapang yung Fair Skin, guys. So,
I would highly recommend itong Perfect Skin compared to Fair Skin. Pero hindi ko inano yung Fair Skin. Hindi ko siya dinadown. Ano lang, kapag nagbabudget ka lang. So, ayan. Tapos, guys, ito palang sabon. Dinivide ko siya. Ayan, girl. So, dapat magtipid-tipid tayo ngayon. Kasi nga, no work, no pay is real. So, ayan, guys. Ito siya. Buo siya, eh. Ayan, buo siya. Pero yung ginawa ko is, sinaslice ko siya 2, 4, 6, 7. Kasi yung isa, ginamit ko na siya ngayon. Wait ko lang siya, gamit kuchilyo. Ayan. Tapos kapag naubos na yun, yung ginamit ko ngayon, kuha lang ako dito ng isang piraso ulit. Ayan. Tipid tips na din to, guys, ha. Pasensya pala sa nails natin, ang pangit. So yun, guys. Ganto siya. Ayan. Diba? Tipid-tipid din tayo, girl. Kasi nga, wala tayong budget ngayon dahil sa ECQ. Ayan, guys. Ngayon pala, kasi katatapos ko lang maligo, maglagay na tayo ng toner. So, may prepare ako dito ng cotton. Wait lang, ha. Saan ba yung cotton natin? Wala ako ng konting cotton para maglagay na tayo ng Perfect Skin Rejuvenating Toner. Ano siya, guys? 60 ml siya. So, ayan. Katapos, ay, diba, naliligo ako. So, ginamit ko yung soap ng Perfect Skin natin. So, yun, guys. Shake na muna natin. Hindi siya matapon kasi may ganito siya. Ayan. Na-review ko na to sa previous video natin. Ayan. So, maglagay lang tayo ng konti. If may mga motor pala na kayo marinig kasi sa may bintana tayo ngayon. So, ayan. Para maganda yung lighting, girl. So, ito na siya. Medyo yellowish siya nung pag nalagay na siya sa cotton. So, guys, sinabi pala dito sa instructions na kapag mag-apply kayo ng toner is pa-up siya. Ayan, medyo mahapli siya kasi nga gumamit ako ng soap nito at saka pinatagalan ko talaga para yung resulta natin maganda. So, pa-up siya, guys, ay hindi siya pa-down. So, yan, guys, marirecommend ko siya sa inyo talaga kasi aside from mura, nalimutan ko sabihin sa'yo na 180 pesos lang pala itong Perfect Skin natin compared to Fair Skin na 300 pesos. Ayan, guys, mas makakatipid ka dito lalo na ngayon, ECQ. Kaya mas makakatipid ka talaga compared sa Fair Skin. Pero maganda na naman yung Fair Skin kapag baguhan ka pa lang ng rejuve. I would highly recommend the Fair Skin kasi matapang siya. Eto, ano na to? Kapag after mong gumamit ng matapang na rejuvenating set, siguro okay na gumamit ng ganito. So, yung ano yun lang, cycle nyo lang is Fair Skin tapos Perfect Skin agad. Para chill-chill na lang, hindi na yung matapang na rejuvenating set. Overall, ano ko, rate ko siya sa kanya from 1 to 10. 10, of course, kasi nga nagustuhan ko at saka nahiyang siya sa mukha ko. So, ito yung kinalabasan ng paggamit ko after 2 weeks. Hindi natin alam after a month na paggamit natin. So, kapag naubos siya, guys, hindi ako magalala kasi may online shop yung kapatid ko. Tapos, magkasama lang kami dito. Kapag maubusan ako, bili lang ako agad, which is affordable lang kasi 180 pesos lang, diba? Compared to 300 pesos na Fair Skin. So, ayan. Pero, guys, ha, kapag baguhan pa lang kayo, tapos gusto nyo na boom talaga or effect talaga yung gusto nyo, pwede rin naman na Fair Skin kayo diretso. Tapos after a month or after ilang beses kayong gumamit nun, pwede rin kayong mag-transfer ng Perfect Skin, Fair Skin. So pwede rin kayong mag-transfer ng Perfect Skin para light na lang at saka hindi na matapang yung rejuvenating set. So yun, guys, sana nagustuhan nyo itong video na to at saka sana may ano kayo, nakukuha kayo sa insight ko sa paggamit ng Perfect Skin. So, thank you so much for watching at saka huwag kayong maglala kasi after a month na paggamit ko ng Perfect Skin, magagawa na naman ako ng video ulit. So, thank you so much for watching, guys, and see you on my next one. Bye!